Hello guys, welcome back. Ngayon, makita naman dyan sa title ng ating video, no? Gagawa tayo ng simple yung ano lang, verification code UI, user interface, no? So ito yung minsan ginagamit sa GCash, yung parang M-PIN nila. Meron siyang 4 na bilog, and then may number na buttons. So yun lang yung gagawin natin, no? Siguro magsisimula muna tayo sa, ito, yung GUI niya. Yung user interface, yun muna ang sisimulan natin. So tara, simulan na natin ngayon gumawa. Ito, buksan na natin yung ating B4A. Tapos file, brand new. Oops. New, then default. Tapos, syempre, pupunta na natin yung ating folder na paggagawan. So dito ko may programs. Ito yung sa test programs. Ito, gawa lang tayo dito ng folder. Tapos, lagyan natin na verification UI. Yan. Siya medyo kakakain ko lang. So, yan. Verification UI. Select folder natin. Tapos, syempre, lagay natin verification UI. Yan lang. So, okay. So, ito na yung ating basic code na meron na binigay ni B4A. So, pwede lang natin ng false, no? Pwede lang natin yan ng false. Tapos, ito. Okay na muna yan. Tapos, punta tayo ngayon sa designer. Dito siya, designer, ha? Ito, open designer. Since meron na naman dito, punta tayo ng file, meron na existing ito, yung una-una. Ito na lang ang gamitin natin. So, open lang natin yan. So, ito yung GUI niya. Actually, hindi pa yung ano eh. Ito lang yung designer, no? So, yung GUI niyan, dito natin makikita sa ating emulator. Ito yung emulator natin, no? So, yung emulator, para mabuksan nyo naman, punta kayo sa inyong IDE. Ito, B4A. Tools. Tapos, meron dyan yung Run AVD. And then, i-run nyo lang yung emulator na nandiyan dyan. Habang ito. Ito meron ako dito. Mga ilang ginawa. 6 inches na foam. So, yan. Start nyo lang. May nagawa na kayo. Start. Santayin nyo lang lumabas ito. Itong ano na to. Itong GUI na to. Itong emulator. Okay. So, gawin natin. Open muna natin yung designer natin. Then, press natin yung F2 or kaya dito sa file. Ito to pala sa may ano. WYSIWYG. What you see is what you get, designer. So, connect. F2. Excuse me. So, F2. Tignan lang natin yan. So, may nakakonect sa akin na phone. Tapos, ito yung emulator. So, sa-select ko yung emulator para dito sa tutorial na to, para makita nyo yung user interface niya. No? So, ito na siya ngayon. Yan, yun, may button. So, same dito, may button. Yan. So, tanggalin natin itong button kasi hindi natin kailangan yan. Tapos, hanggang natin yung ito. Uncheck natin show title. Tapos ito, gawin natin 0. So, animation. Siyempre, yung background natin, gawin lang natin ng medyo gray siya. F5, F5. So, tatlong F5. So, pag meron na yan, create tayo ng panel. So, para natin buong tawag nito, display niya. Lagyan natin. So, i-code natin. Panel 1, that's set. Left, right, 0, deep. Ibig sabihin, pinakasagad niya, 0 deep. Naturo ko na yan doon sa nakaraang video, mga nauna kong video. Tapos 100% X ay yung kabuuhan ng display ninyo, yung left, from left to right, yan yung kabuuhan 100%. So, kung makikita ninyo, pag yan ay ganyan yung design, pag dito natin yan, nirun natin to, na-feel niya yung buong ano, buong screen. So, same din, gagawin natin yung sa top and bottom. So, set top and bottom. So, 0 deep, tapos 100% Y. Y naman kasi, di ba, yung X is horizontal and yung Y is vertical. So, ganun din yung ano nyan. Gagawin yan, mangyayari. So, yan. Yan lang siya. Tapos, save lang natin para, ano, nandiyan dyan na. Tapos, adjust lang natin para magawa natin ng maayos. Na. So, kung titignan natin yung ating design, ito siya. Titignan natin dito. Ito na, buo na yung ano, buong design siya. Ngayon, dagdag tayo ngayon ng label lang. Label lang gagamitin natin. Ay, teka. Ayusin mo natin ito. Gawin natin transparent yung background niya. Ayan. So, pininilit ko lang yung background color. So, transparent na yan. Ayan, pakita niya. Parisa siya ng kulay no background. So, itong ating background no device design. Display. So, ngayon maglagay lang tayo ng label. Siguro, design muna natin itong label na to. Kaha, urong ko para kita nyo yung nagiging itsura niya.
sino tatakpan niya. Op, teka, kita natin itong ating designer. Yan, para kita naman yung ano. So yan, i-design muna natin to. So syempre, gawin natin yung ano niya, 20, yung kanyang text size. Tapos yung text size niya, medyo dark ng konti. Yan, BC, o AC ba yan? So, ngayon, yung background, gawin nating white. White, tapos syempre yung corner radius niya, gawin natin 100 para bilog. Pwede nung bala kayo kung gusto nyo gawin, pwede nyo medyo rounded rectangle. Pwede naman. Tapos lagyan kayo ng border na 2, siguro yung color cyan. Cyan ito eh. So, kung titignan natin dito sa ating emulator, so yan yung itsura niya. Okay? So, para mas makita natin, lagyan natin ng text. Natin 1 or 0 muna. Lagyan natin. Up, nasa left siya. Sa left yung number to. So, yung horizontal natin, lagyan natin sa center. So, yung ano natin, nasa center na. Tapos yung text, hindi masyadong makita. So, medyo i-darken natin. Siguro gawin na natin itim. No? Tapos, gawin natin bold. Para mas kita siya. Bold yung text, ano niya. Style. So, yan. Okay, tingnan natin. Yun, okay na. So, ngayon, gawin natin, copy-paste natin yan. Oops. Stretch. Kaka-copy ko siya ng ano, ng 6, no. Kayo, depende kung ano yan, pwede nyo naman baguhin yan. 5, 4, depende. So, sa akin, gagawin ko muna siya 6. So, meron na tayong 6 na na tag ito. At, kulang pa na isa. 6 na pin. Kumbaga, dito magdi-display yung mga number. Depende kung paano gagawin yung UI. Pero dito, gagawin natin para sa tutorial na to. Dito natin i-display yung mga number. Okay? So, meron na tayong lalabas na yung di-display ng mga ano natin, ng code, ng pin code. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Ngayon, kikreatin na nga natin yung, i-design natin yung keyboard. So, keyboard niyan, syempre, number lang. So, magdadagdag lang tayo. Click lang muna natin itong panel para dyan siya lumabas itong panel na idadagdag natin yan. Para nasa loob siya. Ayan, kung makikita niya nasa loob. Diba? So, dyan natin sila lagay. Tapos, medyo stretch lang natin. Ayan. Tapos, yung code niya, siyempre, lagay na yan, panel 2. Panel 2. So, siyempre, ganun pa rin yung set na yung left and right natin. So, siyempre, yung height, diyan na magbabago, no? So, magiging 50%. Gawin natin 50%. Kalahati nitong buong display natin. Tapos, syempre, yung ano niya is 100% Y. Dito, X, ha? Y pala, Y. Kasi, ang sinusuka natin is vertical. Tapos, minus, plus lang natin ng 20 deep. Kasi, pag di tayo nag-plus ng 20 deep, yung curve niya, kasi gagawin natin siyang rounded, ano eh. Gawin natin yung rounded rectangle ito. So, dito, meron siya dyan. Tagdag natin ng elevation siguro 2. Tapos, ng corner radius 20. So, kung makikita nyo, yan o, medyo curve siya. Baga rounded yung, ano niya, corner. So, tagdagan pa natin yung, ano, no, yung, ano natin, gawin natin click. Hindi masyadong kita. Gawin nga natin 5. Hindi siya makikita. Yung, ano, eh. So, yan. Medyo kita na siya. So, yun. Kaya, nilagyan natin ng plus 20 para yung ito, yung curve na sa baba, yung rounded corner niya sa baba, eh, may height. So, pag gano'n nyo, yan. So, wala dyan yung rounded na rectangle, yung parang sinitang sa ibabaw. So, wala na yan. So, ngayon, dyan natin ngayon ilalagay yung ating mga button na number. 1, 2, 3, 4, 5, 0, delete, and then yung next or done. So, dagdag muna tayo, syempre, label lang ulit ang gagamitin natin. Pwede rin naman button, pero dito sa tutorial na to gagamitin natin is label muna. So, itong mga label, gawa naman tayo. Layout muna natin bago natin siya gawin. Bago natin copy-paste. No? So, yung corner, wala yan. Tapos yung ating ano, text size, 20. Syempre, black na lang din. Tapos, itong ano natin, horizontal alignment is center.
Tapos bold yung font style. Siyempre, lagyan natin 1. Makita na natin yung GUI niya, no? So, yan. May 1 na. Okay na yan. So, copy-paste natin siya. 2. 3. Tapos, select natin itong 3 para mabilis. So, drag lang natin yan. Paste, drag. Tapos, isa pa ulit. Tapos, isa pa ulit. So, yan. Meron na tayo. I-edit na natin itong text niya, no? So, ito ay 2. Tapos, 3. So, siguro, post nyo muna, no? Para ano. Tapos, gawin nyo muna. Tapos, sa kanya, i-continue. So, same din ang gagawin ko, no? Post ko muna and then, continue tayo.